Ako po si G. Tongi. Welcome to Kababayan Today. And pagpatuloy po natin ang ating Christmas countdown one day away to Pasko. Ending Our Puso ng Pasko is an organization that is truly near and dear to my heart. I've personally met a lot of the people that work at this organization, and I want to spread the work on the amazing things that they do for the community in the Philippines. Welcome to our Christmas countdown, one day away to Pasko, here on Kababayan Today. Well, the stories of the women in Likhaan are stories of poor women. So these are women who die from complications of pregnancy in, for example, Malabon and Manila. And these are women in Manila who are not able to get contraceptives because the mayor of Manila in 2000 actually banned contraceptives. This is also the story of women in Eastern Samar who was hit by Haiyan and who were actually left penniless, shelterless, etc. And they had to get back on their feet, not just for themselves, but for the families and communities. So this is a story of women that are struggling actually to make ends meet for themselves while also trying to shape the lives of their communities so that government and other agencies actually work for them instead of against them. Sa Pilipinas po, ang nakakalungkot ay isa tayo sa dalawang bansa sa buong mundo na kung saan ang pagkakamatay sa pagbubuntis at panganganak ay hindi nag-improve significantly from 1995 up to the present. So talagang mga 4 to 5,000 women ang namamatay hanggang ngayon dahil walang akmang serbisyo para sa kababaihan, para iwasan yung mga ayaw sana nilang pagbubuntis. At pag sila ay buntis, ay matulungan sila na huwag mamatay. Pati na rin, kasi alam natin na pag namatay ang women sa pagbubuntis, namamatay din o nagiging dehado din yung kanilang mga inaanak. So yan po ang malaking problema. Malaki siyang problema dahil tinuturing tayong medyo mayaman ang bansa. Pero ang nakakalungkot po niyan, walang akmang serbisyo. Kulang na kulang yung serbisyo sa mga iba-ibang panig ng Pilipinas para sa kababaihan na gustong umiwas sa pagbubuntis o kaya ay nagbubuntis. Ang tawag po namin doon ay reproductive health. No? Ito yung reproductive health o sa maiksli ang tawag ay RH sa Pilipinas. So kasama po dito sa RH ay usapin ng pagbubuntis, pag-iiwas ng pagbubuntis, pagpapalaglag, kasi sa Pilipinas po, kahit na illegal ang pagpapalaglag, nangyayari po ang pagpapalaglag at wala pong serbisyo o pinagkakait ang serbisyo dahil hinuhusgahan itong women na ito. Problemas natin sa Pilipinas, yung napakalaking bilang ng mga adolescent pregnancies. Ang conservative estimates niyan ay mga 250,000, quarter of a million every year. Karamihan niyan natitigil sa pag-aaral. Karamihan niyan ay nagkakaroon ng 3 hanggang 4 na anak samantalang sila ay adolescent. So yun ang tawag sa kanila, batang ina. So, anong care ang ma-expect natin dun sa mga bata? At kahit dito sa mga batang inay na ito, ano yung future nila? Kung sila ay stigmatized, no? Kung parang sila ay hindi binibigyan ng tamang edukasyon, impormasyon, at higit sa lahat, services. So, problema yan. Ang HIV, baka hindi alam na mga kababayan natin abroad, isa rin tayo sa mga the few countries na ang HIV ay tumataas imbis na bumababa. Ano? So may problema din tayo dyan kasi yung edukasyon natin about sexuality ay parang pinipigilan din. Parang sinasabi siya na immoral siya, etc. Let's not talk about it. But not talking about it
addresses the problem. Actually, not talking about it puts the problem under the rug and actually allows those people under the rug to die. So, malaking usapin ng human rights yun na nangyayari sa Pilipinas ngayon. At hopefully nga, sa ilalim ng reproductive health law na napasa natin noong 2012 at pumasa sa Supreme Court noong 2014, ito ay maaagapan at ma-address na natin. May gobyerno mag-a-address, pero kailangan din kumilos yung mamamayan para ito ay maging ganap na masakatuparan. It will become a reality, not just an aspiration. More on Likhaan for our 12-day of Christmas countdown when we return on Kababayan Today.